isa sa inyo na sabihan ni Romeo kung bakit hindi siya pumasok? Wala po, Mamsi. Ikaw, Regan, kadikit ka noon. Wala ba siya nabanggit kung bakit hindi siya pumasok? Wala ko talaga, Mamsi. Ano kaya nangyari kay Romeo? May sakit kaya siya? Ano kaya nangyari sa kanya? Romeo. Affected ang sales and distribution natin sa Visayas at Mindanao. Dahil sa welga sa main laboratory natin dito sa Metro Manila. We have our own manufacturing laboratories in Visayas and Mindanao. So don't give me that crap, Ramon. I suggest you call Cebu Branch and ask for an immediate report on the matter. Do you understand? Yes, ma'am. Huwag ko lang malaman na nakikisimpatiya sila sa nangyayari dito sa main office. Kung hindi, pati sila malilintikan. Yes, ma'am. You may go, Ramon. Thank you. Ano nga pala yung napaka-importanteng bagay na sasabihin mo sa akin? Attorney Kimbao, I'm sure hindi nalingid sa kaalaman ninyo kung ano ang kalagayan ni Papa ngayon. Yes, I heard. And it's too bad that Attorney Roque is not here with us now. He is in the U.S. He is also very sick. Cancer. But I assure you, as Attorney Roque's partner, that our firm will continue to take care of your father's personal legal requirements. I know, Attorney. I know. And you may not know this, but Don Federico was our firm's first client. Attorney Roque and I were nobody then, but kinuha parang kami ng papa mo at naging abogado niya. At sabay sa paglago ng kanyang negosyo, ang paglago ng aming mga karera bilang mga abogado. Pero dapat natin tanggapin, Attorney, that everything has its time. Papa's time is over. Panahon na para ipasa niya sa akin ang pangangasiwa ng lahat ng mga negosyo niya. Hindi ba't ikaw na nga ang OIC ng Gonzales Pharma? Yes, pero, Attorney, hindi ba hindi naman sa akin mapupunta lahat ng ito? I know, Attorney. I know. I am not at liberty attorney, to discuss this. Attorney, I need you to help me. Tulungan mo kong baguhin ang testamento ng Papa. Palabasin mo na ako si Marina Gonzales Lagdameo at hindi si Princess Gonzales.
am the sole heir to everything that Don Federico Gonzalez owns. Asking me to forge legal documents. Hindi lang disbarment ang parusa sa krimeng yan. Attorney, walang makakaalam. It's just you and I. Gulay na ang papa. And only God knows kung makaka-recover pa siya. Like I said earlier, Marina, I was a nobody nang damputin ng papa mo at pagkatiwalaan. How dare you expect me to repay him with deceit? Ah, but attorney, deception has a price. 5 million? 50 million? 100 million? Try me, attorney. Mrs. Lagdameo, Romualdo Quiambao ang pangalan ko. Hindi Judas Iscariote. I will not sell out my master for some pathetic 30 pieces of silver. Now, if you'll excuse me. Hindi man kita kaya bigyan ng pera, Attorney Quiambao. Lalulukurin kita sa ibang paraan. You think we're that stupid? Mamatay na ako, kailangan magkamatayan! Hindi ako magpapagulong! Ito ba? Ito ba ang tinitingala nyo, ha? Itong tao to, na mas gugustuhin pang mamatay kayo kesa makulong kayo at mabuhay pa? Shut up! You shut up! Ang kapal ng mukha mong tawagan ang sarili mong chancellor ng fraternity mo! Samantalang wala ka ibang iniisip kundi ang sarili mo lang. Wala kang pakialam kung magbuhis ng buhay itong mga kasama mo. Huwag mo sabihin na hihingi kayo sa babaeng to! Sumuko ka na, Jack. Bitiwa mo na si Al. Sumuko na kayo! Wala namang mangyayari sa inyo eh. Dahil kahit mapatay niyo kami, hindi rin naman kayo makakaligtas dahil napapalibutan na kayo ng buong Eagles ngayon. Avel, mamatay lang tayo kung di tayo susuko. Ako, kailangan mamatay. Walang susuko! Wes, magpamatay ka mag-isa mo. Hayop ka! Ilinaw sa amin! Ako ba kinakasyon nyo? Ako ang senyores ninyo! Oo, sarili mo. Makain ka ang mga tayo doon! Mga hayop kayo! Such a loser! And then,
Hindi ako mamahuli sa inyo, boy! Nakasalubo ko si Atty. Kimbaw. Pumayag ba? Not yet. But he will. Dapat kasi tinaasan mo ang alok mong pera eh. Honey, sa inalok kong pera sa kanya, kaya na niyang bumili ng isang buong isla. Kung gusto mo, ipaligpit ko na lang. Gaya ng ginawa ko sa Yael Ring. Honey, you're not using your head again. Pag pinapatay mo si Atty. Kimbaw, di lalong hindi natin mapapabago ang testamento ng papa. Diba? Eh, anong gagawin natin? If there's something I learned from marketing drugs and health products, is this. Kapag walang bumibili ng paracetamol, ito'y dahil walang ulong sumasakit. So, kung gusto natin silang bumili, bigyan natin sila ng sakit ng ulo. And before you know it, nandyan na sila. Nakapila. Hindi ko talaga maintindihan eh. Honey, find me a private investigator. Tsaka mo maintindihan ang ibig ko sabihin. Cedric, magbabayaran mo ang araw na to! Wala pang Herodes na katuturo sa anak ko! Mabubulok sa hulungan ang anak mo! Ang prat na ginamit yung mag-ama, ang sariling prat na maglalaglag sa inyo! And that I assure you! Men, dali na yan. Abelardo, I suggest you get a good lawyer. Men, let's go! Isang kaso na naman ang na-solve natin. Oo nga. Buti pa yung mga kaso na susolve. May mga bagay na mas mahalaga na mukhang kahit kailan yata hindi na masusolve. Ano na naman yung mga bagay na yun na sinasabi mo, Katim? Yung sitwasyon mo ngayon. Mukhang hanggang SI na lang talaga ako. Hanggat hindi ako nag-aabogado. Bakit? Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na pwede kumuha ng law, ah. Ang sinasabi ko, ma'am, ay yung sitwasyon ko ngayon. Na ikaw, mas mataas na ang rango mo sa akin. May problema ba doon? Malaki ang problema doon. Eh, isipin mo. Ikaw, full-fledged agent na ako. Hanggang SI na lang ako. Katindi, ilang beses ko man sasabihin sa'yo na kahit na ano pang posisyon ko, kahit na ano pang maging rango ko, hindi ko po pwedeng sabihin na mas magiging magaling ako kaysa sa'yo. Kasi kung ano yung nakilala mo sa'kin noon, ako pa rin yun hanggang ngayon. Ako pa rin yung Gonzales dati. Pero may mga bagay pa rin akong hindi na pwedeng gawin dahil mas mataas na ang rango mo sa akin. O gaya ng... Ligawan ka.